Sakto, gutom na talaga ako. A beautiful morning, sisters! Oo, oh, yun mo, girls. Artista ka, beauty queen ka. Titigilan mo ako sa character mo, ha? Ate naman, high blood ka na naman, no? Palang araw naman, magiging artista ako. Kayo talaga, mahaga-aga sa araw na dad. Kain na tayo. Ate, thank you kasi hindi mo kami pinapabayaan. Wait, nakikita ko to and I know magchichento. I-video natin. Just ko, Risa. For likes and followers ulit, tigil-tigilan mo yan, ha? Gagama nyo. Ang hilig-gilig talaga mag-walk na ti Maria. Pero thank you, ate. Talaga, I love you. Love you too. O sige na nga, I love you, big sister. I love you too, mga kapatid ko. So, alam mo na ang papunta school, di ba? May lakad pa kasi kami mga kaibigan ko. So, punta ka na lang doon, ha? Pero ate, di ba sabi mo may project ka? Ate, pumasok ka sa school. Ano ka ba? Mahina ba isip mo? Kahit pumasok ako, hindi. May matutunan pa rin ako. Same lang yun, no? Pero si ate... Ano? Sumug mo ako kay ate Melody? Subukan mo lang. Alam mo mangyayari sa'yo, bunso. Klaro? Po ate, okay. Ayaw nga pala bunso yung baon mo, bigay mo sa akin. Alam mo naman papunta sa school, di ba? Maglakad ka na lang. Pero ate... Bigay mo na sa akin, dali. Yung pinag-usapan natin, ha? Sige, bye-bye bunso. Pare, hoy, tara na, baka malate pa tayo. Oo, showing pa naman yun ngayon. Alam niyo po, miss na miss ko na kayo. Si Bunso po at si Lori, maayos po silang nag-aaral. Sa katunayan niya po, pareho na po silang graduating. Si Risa naman po, kahit po hindi na po siya nag-aaral, siya naman po ang nagbibigay kasiyahan dito sa bahay. Alam niyo po, ma, pa, kay Maria lang po ako nagkakaproblema. Kasi po, wala nang mawala kayo, palagi na po siyang naglalasing at palagi po siyang wala dito sa bahay. Ma, pa, miss na miss ko na po talaga kayo. Pero alam niyo po, ma, pa, hindi po ako magsasawa na alagaan ng mga kapatid ko. Ano, tapos ka na magsumbong kina mama at papa sa mga katarantaduhan ko? Well done. Sinisira mo na naman ako kina mama at papa. Kahit kailan talaga pabida ka talaga. Maria, hindi naman kita sinisiraan kina mama at papa. Maria, saan ka naman pupunta? Aalis ako kahit saan kung gusto letche yung buhay ko. Maria! Sorry! Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Nga pala, asan ang ate Lori mo? Huwag na. Dapat nandito na yun. Ate, sabi niya po kasi may gagawin silang group project at baka po mauwi siya mamaya ng uwi. Ngayon na kong batang yun, nag-aaral talaga ng mabuti. Gayahin mong ate mo ha, mag-aaral tayo ng mabuti. Pag po ate. Nga pala, asan ang ate Riza mo? Ate, baka din po gabihin yun pag uwi kasi may gagawin pa daw silang vlog eh. Tara ate, mauna na lang tayong kumain at may trabaho kapag bubukas. Sige, tara. Nga pala ate, may awarding kami bukas. Pumunta ka po at ikaw po magbigay sa akin ng award ko. Ay, sorry po, sorry. Kita masasamahan. Alam mo naman si ate, work. Ah, ganun po ba ate? Ikaw nang bahala dito ah.
Ikaw na rin magbubos ng mga plato. Pagdating niya ang mga ate mo, pagbuksan mo na silang pinto, ha? Good night po, ate. Good night. Matulog mo na din pagkatapos. Okay po, ate. Ano yan, friend? New phone ba? Oo nga, ang ganda naman. Bagong labas ba yan? Oo naman, no? Duh, I can buy anything I want. Yes, we're not poor kayo. Alam niyo ba si Mommy, binilan ako ng bagong dress at sandal. Yung hindi cheap, ha? At si Daddy, binilan niya ako ng laptop na magagamit ko, especially sa pag-i-edit. How about you naman, Charlotte? Lahat naman ang meron ako ay bago. Ayoko magmukhang baday, no, at baka makita pa ng mga followers ko. Anyway, I can buy anything I want naman kasi I have my savings in my bank. Ikaw, Lisa? Ha? Ako? Aside sa bagong phone na ito, I have a lot of parcel na paparating. And guys, I'm the leader of this group, kaya mas lalong hindi dapat ako cheap, no? Yes! We're not cheap! We're gorgeous! Okay guys, I need to go home na. Andiyan na rin kasi service ko eh. Bye! Okay, bye! Take care! Ako rin, uwi na. Baka hinahanap na ako ni ate. Wait! May service ka ba? I can drive you home naman! No! What I mean is, may pupuntahan pa kasi ako and baka doon na kami magkita ng driver ko. Sige. Okay! Okay, bye! Oh, ate, nakawi ka na pala. Kumain ka na. Kakain ako kung gusto mo kumain. Ano problema nun? Ewan. O, sige, matutulog na ako. Ikaw ang bahala dito. Apo, ate. Nakakapagod namang magsinungaling. Bakit ba kasi kayo nawala, ma? Pa? Bakit ba kasi ako pinanganak ng ganito? Sana kasi mayaman na lang ako kagaya nila. Sana kasi nakakabili ako ng mga mamahaling gamit. Sana kasi nakakasabay ako sa trend. Sana lang. Naman, para kay ate na rin. Ano pa naman to sa kanila? Oh, sige na, mauna na po sa inyo ah. Marami ngayon po kayo, work mo na si ate. Opo ate, may event din po kasi sa school namin ngayon. Oh, ba't di ka na kayo uniform lorry? Wala ka bang pasok? Papasok po ako, pwede daw kasi mag-civilian ngayon eh. Oh, sige, sige. Ate, pwede po bang makahingi ng 1,000 para lang po sa project namin? Oh, sige, sige. Kumuha ka na lang doon sa kwarto. Thank you po ate. Okay. Ate, paano ako? Pwedeng pahingi po. Bibili lang ako ng dress doon sa mall. Nakikita ko po yun kasi suot ng mga artista eh. Huwag mo na yan. Pero ate... Risa, huwag mo na yan. Marami ka pa namang damit doon ah. Yun lang munang suotin mo. Okay. Oh, inumaga na yata. Gusto mo kumain? Busog ako. Oh, sige Lori. Sabihin na kayo ni Rina ah. At ikaw Risa, dito ka lang sa bahay, magluto mo ang ating Maria mo. Opo, ate! Bye-bye, ate! Ingat po! O, sige, mauna ka na, hindi ako papasok. Ate, hindi ka naman talaga pumapasok eh. Pero sana, huwag ka naman ng hingi ng pera kay Ate Melody kung hindi naman para sa school. Ah, sumasagot-sagot ka na? Ang akin lamang po, maawa ka naman kay Ate Melody. Naniniwala siya sa mga bagay na hindi naman totoo. Ate, wala naman pong sekretong hindi nabubunyag. Basta, binabalaan na kita. Dami mong satsa, tumalis ka na nga! Finally, makakabili na din ako ng ticket para sa movie namin. Ang dami mo palang pera, ate.
Bakit hindi mo ako binibigyan? Hindi naman ito magagalit sa ate ko. Kuhanin ko ito. Ay nako. Ang sisit nila sa kanilang mga ate pero inaahas pala patalikod. Uy, Lori, hindi mo ba sasabihin sa ate mo na hindi ka na talaga pumapasok? Para ano? Para pagalitan at pag-arali na naman ako noon. Pero paano kung malaman niya mismo sa teacher natin? Hindi niya yun malalaman. Mas mabuti nang sigurado, no? Pag malaman niya yun, masasaktan yung for sure. Bakit kasi ayaw mo mag-aral? Oo nga, nung nawala yung mga magulang mo, wala ka nang interesado sa pag-aaral. Bakit ba? Dali naman kasi sa isa'y kung mag-aaral pa ako, wala din namang magbabago. Hindi naman mababalik si mama at si papa, di ba? Wala naman akong maririnig na, anak, proud ako sa'yo. Anak, ipagpatuloy mo lang, di ba? Hindi. Andiyan naman mga ate mo, mga kapatid mo. Oo nga, andiyan sila, pero gusto ko si mama at si papa. Sila ang kailangan ko. Ang babaw ng dahilan mo, sis, sa tingin mo, mas magiging masaya ba ang mama at papa mo sa taas kung nakikita nila yung ginagawa mo? Mabuti ka pa nga, may mga kapatid ka pa. Maswerte ka pa rin kasi isang hingi mo lang kaya ate Melody, binibigyan ka niya. Ang mali lang, akala niya, para sa pag-aaral mo, yung pala hindi. Kaya ako sa'yo, sabihin mo na ang totoo bago ka pa maunahan. Hindi nila ako maiintindihan. Maiintindihan ka nila, maniwala ka. Sabihin mo na hanggang maaga pa. O sige, mauna na kami. Pag-isipan mo yan. Bye! Tama sila. Asan na ba kasi si Risa? Alam niyo bang mag-vlog tayo ngayon? I tell her naman. Wait, tatawagan ko. OMG guys, sorry I'm late. Pumunta pa kasi ako ng mall. Okay, late ka naman palagi eh. Can we start na? Sure! Siguro gagamitin ni ate itong pera. And she loves me naman. Kaya okay lang to. Gagastusin ko na lahat. Uy, ano na? Itong pera. Kayo na lang bumili kasi busy ako bukas. Okay. Guys, may good news si ate! Asan mo ba ito? Asa na ba yun? Bakit wala nang laman? Ate, nandito na po ako. Rina, nakita mo ba yung laman ng wallet ko? Hindi po ate. Nasaan na ba kasi yun? Tawagin mo ang mga ate mo. Ikaw, Lori, kinuha mo ba lahat ng laman ng pera ko? Hindi, ate. 1,000 lang yung kinuha ko. Eh, sino? Itayo-tayo lang naman namin dito sa bahay. Hi, guys! I'm here! Buti yung mga mukha niyo. Parang pasan niyo yung problema sa mundo. Risa, kinuha mo yung pera? Wait, ate, ha? Bakit ako? Bakit hindi mo tanungin si Reyna? Siya lang naman yung nagdito sa bahay. Bakit so, ako, ate? Oo nga, baka si Reyna. Siya lang lang naniiwan dito, eh. Bunso, pati ikaw, ate, hindi po ako magnanakaw at lalong-lalong hindi ko po yung magagawa sa'yo. At ngayon, sisisihin niyo ako. Hindi naman yan imposible, eh. Ikaw laging nandito, kaya alam mo kung saan nakalagay yung pera ni ate. Ate, tumigil ka nga. Kailanman wala akong ginawang masama dito. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Pero kagaya nga ng sabi nyo, bunso lang ako. Bunso lang. Ikaw, ate Lori, di ba hindi ka naman pumapasok?
Pero ano, proud na proud pa rin si ate sa'yo. Tumigil ka nga, Reyna. O ano, takot kang malaman nilang totoo? Teka, anong totoo, Reyna? Lori, may kailangan ba akong malaman? Ate, sorry. O ate, hindi na siya nag-aaral. At lahat na yun eh. Sabing tumigil ka na eh! Lori, totoo ba? Ate, sasabihin ko naman eh. Lori, totoo ba? Sumagot ka! Opo, ate, sorry. Ano? May mga sekreto pa ba tayo dyan? Sabihin nyo na, nang malaman ko para hindi masayang pinagpaguran ko. Ikaw, Maria? O, bakit ako? Kayo lang naman may mga kadamahan sa buhay eh. Pag nyo ako'y damay, wala naman talagang sekreto eh. Misa na lang, mami nyo misa dyan, diba, Riza? Ate, limited stock lang po kasi yung dress na yun. Sorry po. Pucha, Riza! Binibigyan naman kita pag humihingi ka. Limited stock? Anong tingin mo sa pera ko? Unlimited? Pawis at dugo kong binubunan ko doon. Pawis at dugo, alam niyo ba yun? Inuuna mo kasi lahat ng trending. Tumigil ka nga, Lori. Kampante ka lang naman kasi kapag humihingi ka ng pera kay ate, binibigyan ka. Wala akong pinapaboran sa inyo. Lahat kayo may kasalanan. Lahat kayo, mahal ko. Tapos ano, itong igaganti niyo sa akin? Ate, may kasalanan pa rin ako at wala akong ginagawa. Ito, oh, award ko for being honor student. Pero may pakialam ba kayo? May pakialam ka ba, ate? Alam niyo ba kung alang beses akong nasaktan sa mga pagbabalo niyo sa akin? Alam niyo ba kung alang beses akong humiling na sana maging bunso niyo rin akong kapatid? Hindi yung bunso lang maubusan niyo. Pero okay lang, naiintindihan ko. Okay, may kasalanan ako, pero ate, hindi ko naman ginusto yun eh. Bakit kasi pinipilit mo sa akin mga bagay na yun? So, kasalanan ko? Oo, ate, kasi ang hilig mong magdesisyon para sa akin. Hindi ikaw si mama, hindi ikaw si papa para sabihin sa akin mga bagay na yan. Nagkakapagod mag-aral, wala din naman kasing reason para mag-aral. Huwag mong magsasalitaan si ate ng ganyan. O bakit, bunso? Siya naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito at bakit nagkakaganyan si Ate Risa, di ba? Oh, bakit ako? Huwag mo akong idamay. Magkaiba tayo. Hoy, wala tayong pinagkaiba. Ako nagsisinungaling kay Ate, pero ikaw nagsisinungaling ka sa mga taong nakikilala sa'yo. Mas malala ka pa. Miguel ka nga? Oo, sinungaling na kong sinungaling. Eh bakit? Sino ba ang may gusto ng ganitong buhay? Sino ba ang may gusto na sa tuwing may gusto ka, inapaka-imposibleng makuha mo? Sabihin mo nga. Nagawa ko lang naman yun, ate, kasi ayaw ko mapahiya. Ayaw ko masabihan na mahirap, na pulubi, na hindi ko kaya ang nakakaya nila. Pero putyang ina, hindi ako masamang tao. Masyado ka kasing social climber eh. Ah, ako? Social climber? Ikaw, adik? Tumigil ka, wala ayaw mo. Wala kayong ginagawa kundi inom ng inom. Tumigil ka. Ano? Sige, gawin mo. Matapang ka, diba? Tama na, ate. Ano, mag-away-away na lang ba tayo dito? Ganito na lang ba? Wala naman akong alam dito ah. Ikaw, kayong lahat. Maswerte kayo kila mama at papa noong buhay pa sila. Mga anghel kayo eh. Eh ako, puro kamalasan ang nagagawa ako kila mama at papa. Puro katarantaduhan at pagkakamali lang. Kaya huwag kayong umastang nasasaktan. Kasi ako, noon pa man nawalan na ako ng mama at papa, nawalan na ako ng mga kapatid kasi lahat kayo tingin sa akin basura. Oh, tapos na kayo? Nasabi niyo na lahat ng nararamdaman niyo? Oo, hindi niyo ako magulang, pero ate niyo ako. Ikaw, Reyna, siguro may mali ako kasi hindi kita masamahan sa bawat awarding mo. May mali ako kasi hindi ko masabi sa'yo na gaano ko ka-proud, pero bunso, iba ang sinasabi ng bibig kisa sa puso. Kasi, ang sinasabi nito, proud na proud ako sa'yo kasi hindi kita nakitaan ng kahinaan ng mawala si na mama at papa kahit na ikaw ang pinakabata. Hindi kita nakitaan ng pagkapagod. Ikaw nga yung isa sa pinagkukunan ko ng lakas, bunso. Ikaw, Lori, alam mo ba kung bakit pinipilit kitang gawin ang bagay na yun? Kasi yun lang ang kayamanan na pwede mong ipagmalaki sa buong buhay mo. Hindi ko inisip na bobo ka, na mahina ka, kasi lahat kayo para sa akin malakas. Tama ka. Hindi ako sina mama at papa. Pero kung ano man ang ginagawa ko, eh para yun sa inyo. Para sa kinabukasan mo. Nandito pa kami. Ikaw naman, Riza. Inibigay ko naman lahat ng gusto mo ah. Pero minsan, kailangan ko rin maging madamot. Kasi, hindi tayo tulad ng mga kaibigan mo.
Wala tayong pera. Wala tayong mag-aral bahay at buhay. Hindi naman ibig sabihin na kung magsusuot ka ng bumurahing damit, ipadoy ka na. Pulubi ka na. Kasi minsan, hindi mo kailangan maging katulad ng iba para matanggap ka nila. At ikaw, Maria, anong sinasabi mong nawalan ka? Hindi kami nawala. Ikaw yung nawala. Kapatid ka namin. At kailanman, hindi ka namin itinuring na basura o adik. Lalong hindi ka nakalimutan nila mama at papa. Ikaw yung inaasahan kong makakasama ko sa pagtaguyod ng mga kapatid natin. Kasi, di ba, partners in crime tayo? Lahat kayo, mahalaga. Kayo ang iniisip ko. Tapos sasabihin niyo sa akin. Ang unfair niyo naman. Eh ako ba? Ako ba at ninanong niyo kung okay lang ako? Kung kumusta ba ako? Kung kaya ko pa ba? Ang problema sa inyo, ang nararamdam niyo lang ang mahalaga. Kasi ganito ako, kasi nasasaktan ako. Eh ang ating Melody niyo, nararamdaman niyo rin ba? Di ba hindi? Lahat tayo nawala ng magulang. Lahat tayo nangulila, nawala yung buhay na minsan pinangarap natin. Ang magkaiba lang, kayo, pwede pa kayong mabuhay. Kung anong nais nyo, malayo pa kayo. At may matagal na oras pa kayo dito sa mundo. Ako, kailangan ko magtrabaho para masiguro kung may makakain kayo. Kaya, magliligtas sa akin ang problema nyo. Kasi ako, tinatago ko ang problema ko. Para lang masiguro ko na okay kayo. Ang unfair nyo! Ang unfair nyo! Ate! Ate, saan ka pupunta? Ano? Alis tayo kayo? Iwala nyo si ate? Ang sasama nyo! Ate! Dok, ano ba nangyari kay ate? Hindi pa ba niya sinasabi sa inyo kung may sakit siya? Siyang nababanggit sa amin. Ano ba ang sakit niya? I'm sad to say this, but meron siyang leukemia, stage 3. Leukemia, Doc? Stage 3? Wala naman po siyang sinasabi sa amin. Sure ko ba kayo? Sinabihan ko na siya na magpapayam okay. Para hindi lumala ang sakit niya. Pero palagi niyang nire-recheck. Pati pagpapa-check up, ayaw niya. Ano po bang dapat gawin, Doc? Continue lang sa pagpapagamot at iwasan din ang stress. At mas mabuting magpakemo na rin siya. Maraming salamat po. Sis, tama na. Tahan na. Ang sama ko, nasabihan ko siya ng masasakit. Kasalanan ko na talaga yun. Maiintindihan ka din ni ate. Ang kailangan mo lang, mag-usap kayo. Pinayag ko siya. Sinaktan ko siya. Hindi niya yung sinasadya at magkakapatid kayo. Puntahan mo na ate mo. Hello? Sino to? Hi po, si Rina po, tute. Nandiyan po si Ate Baby? Lori. Lori, si Rina. Hello? Bakit? Ate, si Ate Melody may leukemia stage 3. Pumunta na kayo dito, please. Ha? Sige, pupunta ako. Guys, mauna na ako pala ko ng Ate Melody. Mag-ingat ka. Guys, may sasabihin ako. Huwag kayong magagalit ha. What is it? Hindi talaga ako mayaman. I just want to be part of your group, kaya nagsinungaling ako. Sorry guys, sorry. Don't be sorry, Riz. We know it naman. And we accept it and we love you. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging part ka sa circle of friends na ito. Kasi ang bait mo, and don't sinaw. Thank you guys, and sorry ulit. Oh, it's okay. So from now on, just be yourself na lang. Opo, thank you. Umuwi ka na at punta mo na ang ate mo and say sorry. Magkakaayos din kayo. Okay guys. O Bunso, bakit dito? Ayun niya ba sa ospital? Gusto kasi ni Ate Melody, dito na lang siya magpagamot sa bahay. At kumuha na lang din kami ng private nurse niya kanina. At natingnan na din siya ng doktor. Nasaan si ate? Oh, buhay pa ako. Huwag kang mag-alala. Ate, sorry talaga. Okay lang. Ate, huwag mo kaming iiwan. Promise, hindi na ako kukupit ng pera pambili ng mga gamit. Uy, ang OA mo. Aray naman. Si ate, ito naman. Pinapatay una. Mo naman eh. Ate, sorry. I love you, ate!
mag-inom. Nakakainis sa bahay, ang bahay niyo ba talaga yung problema or ikaw? What do you mean? Kasalanan ko pa, ganon. No, that's not what I mean, sis. Tignan mo ito, dati ka pag ganyan. Remember the day na sabay kayo ni Ate Maglo sa lahat. Ihalos na hindi kayo mapaghiwalay nun eh. Remember this moment. Ate, ate, sama ako. Huwag na, dito ko na sa bahay. Kaya naman ni ate. Pero ate, di ba part na yung crime tayo? Dapat magkasama tayo. Sige na. Sige na nga, tara. Thank you, ate. Love you. Tara. Okay. I remember those moments na lagi ko siyang kasama. I miss ate. That's what I mean. Yan din yung pinupunta ni ate Melody. Hindi sila yung nawala ito. Mas pinili mo magtanim ng galit at nagpadala ka sa selos to the point na nakalimutan mong family mo sila. Tama ka. Tama sila. Inahayaan ko lang lumayo ako dahil sa nararamdaman ko. Pero hindi pa naman late. Pwede pang maayos. Pero paano? Ang daming mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanila. Pero mas madami ka pa rin alam na magpapasaya sa kanila. Umuwi ka, puntahan mo sila at say sorry. Oo, tama. Huwag puro galit. Pagod na ako. Kahit na sila na mag-sipin ko, yung relasyon ko sa kanila, sinisipin ko. Cooper, tayo mo yan. Everything will be okay. Thank you, Bess. Thank you sa magpaparealize. Thank you talaga po. Thank you. You're always welcome, Beth. Go, go, go. Okay. Bye, Beth. Bye. Ate, ito niloto ko. Kain ka po muna. Ay, naku, ate. Ako talagang nagluto niyan. Ikaw lang nagturo, uy. Uy. Mag-away pa tayo kayo. E, bigay niyo na yan kay ate. May line pa rin, ate. Salamat sa pag-aalaga niyo. Eh, bakit malungkot ka, ate? Ang ate nyo, hindi pa ba umuwi? Teka lang, buksan ka lang. Oh, ate, ba't ngayon ka lang? Kagabi ka pa hinahanap ni Ate Melody. Bakit? Ano nangyari? May sakit siya. Stage 3, leukemia. Nasaan si ate? Ate, ano nangyari? I'm sorry, ate. Huwag na nang mag-sorry. Salamat at pumunta. Salamat at nandito ko yung inaalagaan ako. Ate, ano po ba talaga ang nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nandito na rin lang naman kayo. Eh, kwento ko na sa inyo. Nung papasok na sana ako sa work that time, bigla sumama pakiramdam ko. Akala ko normal na lagnat kaya binaliwala ko. Pero yun lagi bawat araw. Sumasama pakiramdam ko. Then I decide na magpa-check up na. Doon ko nalaman na may leukemia ako. At natatakot ako na malaman yun. Kaya tinago ko. Umiinom ako ng gamot araw-araw. Pero ramdam ko pa rin yung sakit at kirot. Iinom ng gamot. Tapos work ulit. At ngayon ko lang nalaman na ganito na pala kalala yung kondisyon ko. Stage 3 na pala, leukemia. Ate, sana sinabi mo sa amin. Well, bakit kasi ako iwanan kayo? Ate, sorry sa mga ginawa namin noon. Pangako namin sa'yo, kami mag-aalaga sa'yo ng mabuti. Yes. Salamat. Opo, ate. Fight! 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 Halina kayo at aalis pa tayo! Heto na po kami, ate! Ang gaganda naman ng mga prinsesa na yan! Eh, nasa si Ate Riza nyo? Hi guys! Aalis kaming magkakapatid! I will update you later! Bye! Sabi na ate, di ba? Sorry na! Siyempre, treasure yung moment na yun, di ba? Oh, siya! Sige na, tara na! Hi, ma! Paigay niyo po kami, ha? Opo, mama at papa at ate, magpapakapit po kami dito. Alam kong masaya na kayo dyan, kasama si Ate Melody.
Mahal na mahal po namin kayong tatlo. We love you, Mama and Papa Ate. Hi, isang taon na din dumaan pagkatapos ng mala-MMK naming buhay. Matagal na din nawala si mama at papa pero kailanman hindi sila nawala sa puso namin. Hindi man namin nakasama si ate sa pagbabagong buhay, siya naman ang rason kung bakit kami napunta sa bagong kabanata na ito. Hindi ko man natupad ang pangako ko sa kanya noon, itutupad ko ito kasama ang mga prinsesa kong kapatid. Araw, buwan, o kahit taon man ang dumipas, ang mga alaala namin hinding-hindi kukupas. Mananatili kaming buo at magiging sandalan ng bawat isa. Sina Mama, Papa at Ate Melody ang aming tunay na gabay. Sila ang aming anghel. Go! Yan pala, nasan ang Ate Riza mo? Baka daw din po yung gabihin. 2, 3... Kaya ka nalang ako. Go, go, go. Buna. Three, 2, 1, go. 2, 1, go. Tumigil ka nga. Oo, sinungaling akong sinungaling. Eh, sino bang may gusto ng ganitong buhay? Sino bang may gusto na sa tuwing may gusto ng... We love you, Mama.